Good afternoon mga friend. Good afternoon. Ito naman ako magkwento sa iyo, no? Parte ito sa God, no? Hindi ba alam na natin na ang God the Father ang nag create ng heaven and earth para may matirahan tayo dito, no? At tayo pinili tayo ng God the Father sa heaven na magtira dito, okay? Tayong lahat ay may obligasyon na gagawin dito sa earth. Sa ano nyo na, gawa nyo na. Hindi nyo lang na apisar o nakita na perform nyo pala ang gusto ng God the Father sa atin, no? Mamahal tayo ng God the Father in heaven, no? Kaya yan na binigalon niya sa atin ng Ama sa heaven, kay mahal niya tayo na inirigalo niya si Lord Jesus sa atin, no? Kay si Lord Jesus ang makatulong sa atin. Siya ang mag-supervise dito sa atin sa earth kung anong gawin natin, no? Siya ang maging example natin kung ano ang mabuting gawin natin dito sa earth, no? Yan. Si Lord Jesus ang nagkuha ng mga kasalanan natin sa earth, no? Nagpapako sa krus para maano tayo, no? Kaya ang regalo niya ng God the Father sa atin, huwag natin ibaliwala. Mahalin natin yan. Kaya hindi yan regalo ng mga hindi natin nagustuhan, i-regalo natin sa iba. O i-regalo natin sa mga taong hindi naman gusto ang regalo mo. Kung hindi nila itanggapin, masama naman ang loob mo. Kaya yan ang napakahalagang regalo na bigay sa atin ng God the Father in heaven. Kaya mahal niya tayo, no? Kaya yan, kay Papa Jesus, kung siya ang nang kung tayo dito sa earth, may mga idol, no? Yan, trupis. Ang sa akin, sa totoo lang, ay si Marlene Mundo ang nagandahan ko sa mga American na artista dyan, no? At si Bridget Bardot, no? Yan ang mga ko. Hindi ba ang mga kay Elvis Presley na mga idol nila, nagkunti sila. Kung anong hair ni Elvis Presley, kung ano ang baro niya ng mag-perform siya, yan ang ginagawa. Kung daw medyo daw makatulad sa face ang contestant, at ang hair at ang attire, manalo siya, no? Yan. Kung ganyan ang tingin ta sa mga artistang yan, si Lord Jesus, gabi natin idol, no? Yan, sundin natin ang gusto niya. Hindi yan parya sa mga artistang yan na ang atin sundin ang hair, ang attire o ano, kundi ang ginawa niya. Ano ba ang ginawa ni Lord Jesus? Pumunta sa mundo, nag-pray. Di pa pray tayo? Hindi ba? Yan ang ating gawin. Tumulong sa mga taong na ilangan ng tulong, hindi lang mahirap o kung ano, no? Di tumulong tayo sa mga taong naghingi ng tulong sa atin,
no? Mahirapan o ano man, basta naging ng tulong, bigyan natin. Na yan ang aplikasyon, ang ganyan ang ginawa ni Lord Jesus na dapat natin sundin. Ano pa ba ang ano ni Lord Jesus na ginawa para sa atin na sundin natin, no? Yan ang pagmamahal niya sa atin, no? Nag-ano siya ng para tayo hindi magpunta sa nang ano ba na nang hindi maganda ang daan natin patungo sa hill, hindi sa heaven. Nag-ano siya ng loob. Hindi ba? Ten Commandments yan. O, ano ito pang 17th, kaya nadala tayo, no? Kaya yan ang sundin natin, no? Na ang lulilo Jesus, sundin natin. Kaya idol natin siya, di ba? Kaya yan, kung ano ang ginawa niya dito sa earth, ay yan ang gawin natin. Hindi man ito obligado kayo. Sa inyo ang desisyon, no? Sa lahat ng bagay, hindi ba? Maski ang God the Father, yun ano sa inyo, o si Lord Jesus, nag-ano sa inyo na ito ang gawin. Okay. Ang hindi, pag nagsabi, totoo, hindi kayo nag-lecture ko din. And sundin natin ang gusto ni Lord Jesus kasi ang pinaka magandang gift ng God the Father sa atin para hindi tayo maging makasalanan dito sa earth at may chance tayo kaya nakita na natin si Lord Jesus namatay at sa ngayon nabuhay sa uli. Yan ang atin na celebrate sa ngayon, na ang araw ng pagkamataya at araw ng pagkabuhay niya, na yan ang atin ano di ang atin nagawin idol si Lord Jesus na aso ang kung ano ginawa iya gawin natin, no? Sundin natin ang luya ng Ten Commandments, mag-pray, o mag-simba, magbasa ng Bible. Hindi naman mahirap gawin yan, no? Everyday. Para maramdaman niya na mahal natin siya, no? At ina-appreciate natin ang ginawa yung pag-ano sa ano ganini, sa krus, no? Para sa makaumpisa na tayo na walang kasalanan, no? Lahat na lang kasalanan natin, kung sino man tayo dito sa earth, wala na, no? Erase na lang kasalanan natin pag pako na sa krus ng ni Lord Jesus na gift natin ng God the Father na in heaven, no? Kaya yan mahalin natin God the Father, Lord Jesus, mali natin ang kanyang Jesus, kung ano ang, kahit siya ang masupervise sa atin dito lahat sa earth, siya ang ating leader, no? Siya ang ating pinakataas na leader na, o ating supervisor na. Kaya ang law, niya sundin natin. At ang pagpraya sa mountain o kung pagpraya ng nakatulog ang mga disciple niya at sa iba pang kung anong ginawa niya sa kabutihan niya sa earth. Yan ang atin sundin kay Lord Jesus na ngayon ay gap ng si Lord Jesus ang
Sila Jesus ang Panginoon na lahat na nilalang lupog na ating mga takot. So, hindi yan ang importante sa atin, kundi ang pati sa tinakpay ng si Jesus ay siya ang tinapay ng buhay. Tinapay ng buhay. Ano ba ang bakit siya ang tinapay ng buhay? No? No, hi. Yan dahil siya ang hindi ba kung ba sa mga Katolik maano ka sa pagkatapos ng mas may ano tayo na ano tayo ng mga kasalanan mahingi ng tawad na pagkatapos dapat tawad na tayo ni Lord Jesus ano tayo ng step no? Tinapay para malaanhan natin na pinatpatawad na tayo ni Lord Jesus ano ba ang kaibahan ng tinapay natin na ordinaryo na kinakain natin every morning no? Na mang kape tayo o Milo o kung ano dyan may tinapay pero hindi yan ang tinapay na sinasabi ko sa inyo no? Mga kaibahan sa karaniwang tinapay sa tinapay ng buhay ano-ano ang kaibahan sa karaniwang tinapay na tinapay ng buhay ang tinapay na din yan ating kinakain everyday nasisira ang physical na tinapay samantala ang tinapay ng buhay ay tumatagal na walang hanggang tumatagal siya na walang hanggang andyan na yan ang kaibahan nalalaman nyo na ang number one natin kung anong kaibahan no? Na ang ikalawa natin nabibili ang physical na tinapay samantala ang tinapay ng buhay ay ang buhay ay hindi mabibili ni makakamit sa pamagitan ng mabuting gawa bagkos matanggap lamang sa pamagitan ng pamamanlang taya pamamanlang taya yan ang umpisa natin di ba? Matimba tayo, mag-pray tayo, magbasa ng Bible. Yan ang loya ay sundin natin. Pamanantaya na yan. Yan, ang pamanantaya, no? Na. Ang mana ay tinapay mula sa langit. Na ang mana ay tinapay mula sa langit. Ngunit, nakakasuporta lang ang physical na buhay. Samantalang si Jesus, ang tunay na tinapay mula sa langit, nagbigay buhay sa mundo. Kala nyo, yung tinapay si Lord Jesus pala yan. Yan. Ang tinapay na ipinadala ni God the Father sa atin di sa earth. No, siya ang ating daw medyo makasalba sa atin sa mga kasalanan natin kahit pwede pa tayo makapatawad no? Kung wala si Lord Jesus i-heal tayo lahat no? Pagkapatay natin i-heal tayo lahat kahit walang mapatawad sa atin pero kahit dyan na si Papa Jesus wala na tayong hindi na tayong matatakot pero huwag naman natin abusuhin na kay Aranda si Papa Jesus makasala tayo nagawa tayo ng hindi ang angkop sa Ten Commandments
hindi naman, abuso na yan. Kaya huwag, hindi, huwag natin abusuin ang kabaitan ni Papa Jesus, no? Oh, nang binigay ng Diyos ang mana mula sa langit, niloob niyang dapat itong iipunin at kainin bawat araw. Kung sobra na kailangan sa araw na yon, ay matitipon, mapapanis ito kinabukasan. Yan. Oh, nirda, ang ordinaryong natin, ano, mapanis yan pagka hindi mo urubusin ngayong araw. Eh, tomorrow pa na, panis na. Iano mo na lang sa mga dog o iano sa basurahan na lang. Kaya hindi na yan, makain, maano ka, mabamit ka at ma-LBM. Kaya makabigay yan ng ano, sakit sa katawan natin, sa stomach natin. Yan. Ang maibigay dyan. Pagpalagay, nakakainin ang taong mana minsan lang sa isang linggo. Ano ang mangyari sa kanyang katawan, no? Palagay, nakakainin ang taong tinapay ng buhay minsan lang sa isang linggo. Ano ang mangyari sa kanya? Buhay, spiritual. Buhay, spiritual. Alam na ng lahat na kapag kumain tayo minsan lang sa isang linggo, papayat ang ating katawan. Kalaunan, maging katulad tayo ng biktima ng pagtagutom. Gutom, balat na lang. Isa ngayon magandang ano, picture natin, face natin kay Juan pa. Daw medyo may ano pa, no? may unod pa sa amin dala. Yan. Pagka hindi ka na kumain, ano na, pangit na. Kaya panang nangyatin na tayo. No? Yan, ah. Nang ano na, nang hindi na magandang tingnan. Oh. Ngunit, nakakalungkot ginawa ito ng maraming Kristiyano sa ating panahon na kanilang buhay spiritual. Minsan, sa isang linggo, dumadalo sila sa Bible study, pagtitipon, pananambahan. Ngunit sa ibang araw, hindi sila regular na nakipagliig sa Diyos. Hindi katakataka na makakahina sa kanilang buhay spiritual para sa biktima ng tagutom. Hindi ang gutom katawan, kundi ang spirit mo. No? Yan ang magutom. No? Yan ang hindi mo lang nakita yan sa katawan natin. Kaya hindi yan papayat, kundi spirit natin yan. Na medyo hindi na tayo ano kay Jesus, no? Hindi na kayo daw medyo kung kailan mo lang siya na naisipan. Hindi yan, hindi mabusin. Kaya kailangan everyday mag-pray tayo, magpa-thank you sa bagong buhay at lahat ng blessing na ginawa sa atin at kabutihan. Kung ano pagkatapos, healing ka kung ano gusto mo. Kaya ibigay yan ni Lord Papa Jesus sa inyo, no? O, hindi lang sa larangan ng physical nangyari ang eating disorder, kundi sa larangan ng spiritual din. Ang taong may anorexia ay namumuhi sa pagkain. Kaya namamayad siya at malnourished. Ganon din sa larangan ng spiritual. Ang taong may bulimia na yan, no? Ay kumakain ng maraming ngunit sinasadang inusunukusok ka ito at
Pagkatapos, sa labas, mamukha siyang normal. Ngunit sa totoo, na malnourished siya. Aririn sa espiritual, narangal, maaring magbukhang kumakain ng espiritual na sustansyang isang tao. Dumadalo sa Bible study, nagtitipo na nagpanambahan. Ngunit anumang pumapasok sa isang tainga ay lumalabas naman sa kabila. Malnourished din siya sa espiritu. Malnourished man sa espiritu. Kaya kung nag-Bible study tayo, hindi naman tayo nag-concentric. Hindi naman natin binigyan na importansya ang mga lecture dyan. Yeah. Hindi ka man nakikinig. Sorry ka lang din sa iba. At wala ka po, hindi ko mo naman ng taga-importansya daw. Hindi mo naintindihan kaya wala man sa isipan dyan. Boringan ako. Bible study ito. Yan. Yan ang ating malulus din ang ating spiritual. Yan na. Sa espiritu natin, malulus din tayo. Kaya kailangan huwag natin kalimutan si Papa Jesus, Lord. Ang physical na tinapay ay panandalian lamang. No? Makabubusog, samantalang si Jesus ang tinapay ng buhay. Ang sinumang lalapit kay Jesus ay hindi na magugutom kailanman. Kung mahalin mo si Papa Jesus, hindi iya ang katap, hindi na magugutom spiritual. Ang spiritual mo na hindi ang katawan mo ang hindi magugutom, no? Kaya si Jesus ay hindi na magugutom kailanman ang sinumang lalapit kay Papa Jesus. Sa ibig sabihin yan, spiritual. Hindi iya ang ating katawan na hindi tayo magugutom. Magugutom tayo, kakain tayo ng kinakain natin na parang busog tayo. Pero ang hindi magugutom ay ang espiritu natin. Kung nalapit tayo kay Papa Jesus. Yan. Ang pisan ang nabutom kailanman. No? Pahayag ni Jesus, ito ang una pitong paglarawan ni Jesus sa kanyang sarili. Sa simula, ako ang tinan ang lingaw-ngaw. Ito ang pangalan ng Diyos sa Exodus. Mga kailangan bago makakain ng isang tinapay na buhay, ano ang gawin natin na okay tayo na kumain ng kailang bagong kumain ng tinapay na buhay? Di ano bago, anong gawin natin na pwede tayo? Manamantala tayo. Ang number one natin, kailangan makain ng tao sa tinapay na buhay. Number one, mamalantaya tayo. No? Inaakala mo na taong magagawa sila ng isang bagay, magkabawuan upang makantan ang mamakain sa tagal na walang hanggang. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan lang nilang sumantalataya isipin ang mga implikasyon kung tunay na namalantaya ang isang tao sa Diyos, paano magbagbago ang kanyang buhay. Narito ang isang katotohanan. Ang pinakamahalagang bagay sa isang tao ay kung
paano niya makilala ang Diyos. Inilapit ang ng Ama patungo sa kay Jesus, no? Na nilapit tayo ng ang Father in Heaven natin, no? Ama natin sa Heaven, na i-ano niya sa kay Jesus, no? Yan natin. Makinig sa Ama at matuto sa Kanya. Magbukay ng mga mabubuhay, no? Hindi isa buhay, pero hindi na natin ano ang halimbawa, kay mahirap na, no? Hindi, pan ito, cellphone, o ito. Mga bunga ng pagkain ng tinapay ng buhay. Kung ano ang mga bunga ng pagkain ng tinapay ng buhay, pagkaroon ng buhay na walang hanggang. Magkaroon ka ng buhay na walang hanggang. Kung kumain ka ng tinapay ng buhay. Yan. No? Muling mabubuhayin ni Jesus ang huling araw. Tuturuan ng Diyos, no? Ng kung ano ang gawin. No? Ano ang gawin natin para maging malapit tayo sa Diyos? Ha? Gaano kabahalaga babaan tayo maging malapit sa Diyos? Bibigyan niya tayo ng Diyos ng tinapay na buhay upang mapalapit tayo sa Kanya. Kapag maging malapit tayo sa Diyos, unti-unti tayo binabago. Tayo magiging katulad ni Jesucristo, magiging katulad tayo ng pag-isip, damdamin ni Jesucristo. Kapag katulad ng Diyos, tayo may mag-isip, makikita natin sa natural na paraan kung ano ang gusto niya. Kapag ramdam natin ang naramdaman ng Diyos, mapupuno tayo ng pag-ibig at pagmalasakit. Ang nabirto natin, kung nais natin maglangkot sa Diyos, tingnan natin ang pagkasunod na sunod ayon sa Marcos 3:12-15. Ini ang natin, hindi lang sila ni Jesus. Ang mga disciples, hindi lang sila ni Jesus. O pang maging kasamang niya, isang salita, pag malapit sa Diyos, kakainan, tinapay ng buhay, no? Doon sa Katolik yan, may ostias, oh, yan, oh. Upang susuguin ng aral, ang bigyan ng kapangyarihan, no? Sige na, sa ibang salita, makatapos lamang nila maging malapit kay Jesucristo kasi sila magkaroon ng lakas na pangyarihan upang maglingkod. At ano pa? Kung ako'y bata pa, may lumakas. Hindi na ito, sampo lang ito. Kaya yan ang gawin natin, no? Yan. Yan ang... Kaya yan ang gawin natin, no? Ano sa inyo? Gusto nyo bang kilalang paralasan ni Jesus? Hinahanap mo ba siya ng buong puso? Nagutom ka ba sa kanyang presensya? Kung oo, paano ito makita sa mga gawa mo? Gaano ka kalapit kay Jesus Christo? Mag-isip ka matulad ng kanyang mga pag-iisip at nararamdaman tulad ng kanyang nararamdaman. Paano mo lalo magkilala siya? Ibahagi ang iyong mga karanasan. Ayon sa iyong mga natutuhan, ano ang gagawin mo ngayon, linggo, pag madaling matutuhan ang Bible sa dito. Kaya mga friend, yan na. Na naturoan na tayo, no? Na paalam na tayo ng
ng ano, no, ng kung ano ang tinapay ng buhay, no. Kaya yan ang tinapay ng buhay, no, na explain na natin dito na hindi ito ordinaryong tinapay, no. Yan ang makabigay sa atin sa walang hanggang. Yun, nalalaman nyo na kung anong ating gawin, requirements, no? Itong lecture natin, voluntary atin ito ya. Kung anong sa sabi ng God the Father sa atin, kay Papa Jesus, na hindi tayo inobliga na magmahal tayo sa kanya o kung ano. Kaya sa ating kwento ngayon, sa inyo, kung nang i-aplan nyo sa buhay nyo o kung hindi. Pero yan ang ating lecture sa ngayon, no? Na maka kung paano tayo maka ano pa kay Papa Jesus na mahal natin siya, na ito'y ipadama natin sa kanya, no? At paano tayo ang buhay natin na papunta tayo sa heaven. Kaya kayo kung ano ang gusto nyo dyan, kayo ang nasunod na mga friend. Okay ba ang kwento natin sa ngayon? Naintindihan nyo ba? Hindi. Pero yan ang bigay sa atin na regalo ng God the Father. Huwag natin sayangin, mali natin siya. Kaya siya ang ating supervisor dito sa earth. Siya ang magturo sa atin na gawin natin kung mag-pray tayo sa kanya at panghingi ng advice o supervise. Siya ang magbigay sa atin anong gawin natin sa kayong araw. Ito, Lord Jesus, ano, ito ba ang gawin ko? Okay ba sa iyo? Apply ko ito. Thank you. Yan. Yan ang gawin natin. Kung siya ang supervisor, mag-play tayo. Kung binigaya ang hiniling natin, pa-thank you tayo. At kailangan respetuhin natin siya, no? At gawin kay leader natin, sundin natin ang patakaran niya. At atin sundin ang Ten Commandments. At ang pag-pray, pag-timba, at pagbasa ng Bible. Pati, mga friend, yan ang ating kwento sa ngayon. Okay ba sa inyo? Okay, thank you very much. Kayo nang bahala. Okay, yan. Napaka damo sound na hindi maganda. Sige, thank you mga friends, ha. Yan lang ang ating lecture sa ngayon, recommendation sa kanya. Okay, sige. Salamat!